Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat yan. Welcome back po sa mga subscriber ko. Sa lahat ng subscriber ko at sa lahat ng kababayan ko dyan sa Pilipinas. Magandang araw po sa lahat. Sana nandyan po kayo sa magandang po kalagayan na patuloy pa rin ang ating panahon ngayon na sa COVID pa rin. Pandemic po. Kaya mag-ingat po tayo sa lahat ng gagawin natin. Huwag po tayong paggalagala sa labas. Okay po. At sa lahat ng mga Muslim dyan sa buong Pilipinas, buong mundo, salam alaikum po. Nandito na naman ako si Alejandro Lipoy po at magbibigay na naman ako sa inyo ngayon ng panibagong information po. Ito po ay tungkol sa construction po, failure at saka yung mga mali, saka mali ang paglalagay ng mga sistema during construction time. Okay po. At bago po tayo mag-umpisa, shout out ko muna dyan sa lahat ng mga subscriber ko dyan sa Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Italy, Singapore, USA, California, Australia, Saudi Arabia, UK, at iba pa sa panig ng mundo. Antibayanan po kayo at inyo po ako sa simula hanggang sa matapos tong video na ito po. Ito po ay presentation ko po ngayong araw na ito tungkol po sa mga problema sa construction po. Malaking failure po at saka mga mali na dapat nating bantayan during construction po sa pagpagawa natin ng bahay po. Sa lahat ng mga subscriber po dyan at sa lahat ng mga bago pa na nanonood sa akin sa YouTube channel ko po, paki-subscribe lang po, likes at saka share po sa mga friends po ninyo para dagdag po kalaman sa lahat. Okay po, simulan na natin po. At hindi ko rin makalimutan shoutout ko sa mga anak ko dyan sa Davao po, si Andrew Alipoyo, Shen Alipoyo, Niklik Alipoyo at Pao, at lalong-lalo na po dyan sa may Bohol, si Alma Lugrosa, Abot, Chal, at sa mga Lugrosa pamilya. Magandang araw po dyan sa lahat. Sa lahat ng mga OFW, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sana nandyan pa sa lahat ng mga Pilipino nandyan sa Luzon Banda, sana makarecover din kayo sa mga nangyayari sa atin, mga sakuna, sa lanta ng bagyo. Okay po, simulan natin po. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga failure po, tungkol po, ito po ay reaction at saka ating bantayan po sa during construction po. Diyan po, ito po ay tandaan po ninyo sa mga lahat ng gumagawa ng bahay po. Ito po ay maganda na idea. At least aware po kayo sa mga pangyayari na dapat hindi po, dapat mangyayari during sa construction po sa inyong mga project po. Lalo-lalo na po sa inyong mga bahay na pinapatayo. Okay po, simulan na natin po. Ito po. Ang pinapakita ko sa inyo, sige ito, 2000 year po ito, at 2018 po ito nangyayari. Malaking failure po ito sa construction po. Ito po, pinakakita, itong red line na ito, ito po ang kamalian nila, oh. Makikita nyo. Nakukulaps po ang construction po during concrete pouring po. Kasi ang ginagawa nila na shuttering po, at dalawang palapag. Ito po, makikita nyo yung arrow na ginagawa ko yung circle. Ito pong kadalasan na mali po sa construction, nabantayan po na dapat hindi ito magawa. Kasi malaking failure po, oh, kita mo. Nagko-collapse yung roof area during pouring po ng concrete. Nagbubuot po sila ng puste ng concrete po para sa roof area. Ang mali-mali talagang kamalian na ginagawa nila ng scaffolding po ay yung palapag na patong-patong po ng kamalian, no? Nagko-collapse talaga. Grabe po ang pangyayari nito. Kaya ang number one itong kamalian, yung mga scaffold po ay hindi po stable po. Halos mga round timber lang po inilalagay.
hindi po matitibay. Kasi ang pinakamaganda talaga na ngayon ginagamit ngayon ng mga scaffold at saka mga support ay yung mga steel. Lalo-lalo na ito sa pangyayari itong building na ito. Naglalagay sila ng mga support, vertical support na naka-incline po. Ayon po sa batas at saka during the construction po na standard po. Gagawin po niya ito ng talagang 90 degrees po, vertical alignment. Hindi po naka-incline po yung mga kwan, scaffolding. Makikita po niyo sa video na ito ang malaking kamalian po sa mga pangyayari ng ito ngayon. Kaya nakukulas po itong mga scaffold. Kaya ang nangyayari, malaking sakuna sa construction. Hindi nabantayan o hindi ito ang talagang mali po ng isa pong nag-supervise at saka isang engineer po na nag-supervise ito ng project nito. At sa kanyang span po, napakalayo po ang kanyang poste po. Bawat kabilang, bawat corner po. Ayun, talagang nakukulaps. Sos nako, sigurado ko may tao dito na namatay or na talagang napansala po. Kaya iwasan po ninyo, talagang ito ang dapat natin iwasan po sa during construction po na hindi dapat mangyari. Kasi bawat corner po yan, walang support. At saka yung poste, dalawa lang nasa corner po, wala sa gitna. So pagdating po sa buhos na nangyayari, paglagay ng semento, talagang mag-collapse. Lalo na yung mga light materials lang po ang inilagay, yung mga kabilya. At hindi tukma po sa engineering practice po ang nangyayari. Kaya sa lahat ng mga subscriber ko ang nagpagawa ng bahay, iwasan po natin yan. Meron tayo pong mga scaffold po ng mga steel, scaffolding po, na hindi mo man maibili kasi mahal. Magrerenta po tayo sa Pilipinas po. Marami tayong marerenta ng mga scaffolding po, steels. May pakita po ko sa inyo yung mga sample nito. Scaffolding po ang mga inyo. Makikita mo, ang grabe ang walang poste sa gitna. So, yung buong konkrito niya, paglalakay ng simento, walang support sa gitna. Talaga magkukulaps. Lalong-lalo na po yung mga support at saka vertical at saka horizontal na mga support, mga bracing po ay wala po sa ayos. Kaya sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga tao po na kung ito po yung malaking tulong po sa inyo na dapat iwasan po ng mangyayari po. Kasi nakadiskrasya ka pa ng tao, failure pa sa kwan, ang materials po sayang na magagastos ninyo. Kung maggawa po naman tayo ng bahay, dapat matibay po ang support bago tayo magpa-umpisa. Kailangan po ito kasi malaking aksidente po ang mangyayari. Oh, kita mo yung mga nasa taas, hindi nila alam ang anong mangyayari. Isang minuto lang, collapse talaga, pulley down, wala talagang wala sa ayos po. Halos lahat round timber lang inilagay. So okay po. Meron naman itong sa construction din na malaking kamalian po, lalo na po preparation po sa mga maglalagay po ng konkrito po, yung mga purma, yung sa slab. Huwag po kayong maglalagay ng tabla po. Ito po malaking pinagkamali po. Dapat plywood po at saka supported po lahat ng mga kahoy na mga hardwood at saka steel. Kita mo yung mga malalaking butas po na kung hindi po tama yan. Kasi paglalagay mo ng simento, wish po niya ng simento. At saka nakikita po ninyo yung mga ginalagay nilang mga vertical support at saka bracing. Nako, wala po sa ayos. Naka-incline po, dapat niyan 90 degrees po, vertical position po, align po yan. Kita mo, puro sa mga round timber po at saka mga tabla lang. Ito po ay malaking kamalian po sa construction site. Ito po ay mali talaga na hindi dapat sundin po. Hindi dapat sundin po. Pati ang mga steel po ng mga kabilya na nandiyan sa kulong, dapat po bago kayo maglalagay yung mga bakal na yan, linisin po ninyo at
iwasan po na magkaroon ng yung tinatawag na taya or corrosion po sa bawat steel. Kasi pagkaraan ng mga ilang taon po, yung bakal na yan ay magkaroon po ng reaksyon. Kaya yung sa ilalim ng bakal, magkaroon na yun ng kalawang. Kaya hindi na po matibay yung steel po niya. So, dapat maglalagay po kayo ng mga support na makikita mo ang ginagawa nila ng mga mga rings o tinatawag na stirrups ay puro kalawang po. Hindi po talaga ganyan po. Yan po ang pinakamalaking kamalian po. Bago kayo maglagay ng mga stirrups, kailangan po malinis. At kung hindi man mo kayo ngayon pa at pagka sa sunod pa na pag-schedule po na ilang mga buwan po, bago kayo man, itatago niya yan, yung mga steel na yan na ginagamit na, tapos lalagyan po ng pintura po, epoxy primer, para hindi magkalawang. Kasi kung inilagay mo yan sa poste po at saka mga biga, beam po, yung kalawang na yan ay makaroon ng corrosion, taya. So, kaya humihina yung steel po ng simento sa kabakal. So yan ang tandaan natin, yung mga steel na preparation, talagang mali po. Talagang pina-advise ko dyan sa mga construction ko na mga customer po at saka mga subscriber, magpagawa ng plano, dapat nasa sistema po. Makikita mo ang kanya kinilang ginilalagay ng mga vertical support, puro round timber po at wala sa ayos. Kaya gilikado po sa diskrasya. Kaya dyan po ang mga malaking points po na dapat bantayan po natin during construction po. Ayun, sana hindi po natin gagawin yan sa ating mga bahay na project po na ginagawa. Iwas lang po, iwas sa diskrasya, iwas po sa waste ng materials at sa mga bakal po dapat i-plastrada para iwas din sa sasakuna at matibay po ang gagawin natin na project po para sa ating bahay o mabiling mayan. Talagang supportive po. Ito po yung share ko sa inyo na dapat bantayan po. Sana nagpagawa tayo ng mga bahay na matibay at saka supportin po na hindi ganito ang mangyayari po. Sana nagustuhan po ninyo yung video nito. Dagdag po kalaman nito sa mga nagpagawa ng plano, gumagawa ng mga bahay during construction po na dapat ito iwasan po. Sana po nagustuhan po ninyo yung video nito at dagdag kalaman po sa mga subscriber ko. At sa mga bago po lang na nag-panood ng video ko po, huwag niyong kalimutan po, pag-share lang po sa YouTube channel ko po. Dagdag kalaman po ito sa construction site at saka sa mga plano po. Salamat po! At sana nagustuhan po ninyong vlog ko ito ngayon, presentation ko po ito ngayon na dagdag kalaman po tungkol po sa mga mistakes at saka mga failure po during construction na operation po. Okay po, sana huwag kayong magsawa sa papanood sa aking video. Salamat po sa lahat at sa lahat ng Pilipinas po, sa mga kababayan dyan sa Pilipinas na nandyan pa tayo sa pandemic po. Iwas lang po sa mga sakit at huwag tayong mapagalagala po kasi mayroon pa tayong coronavirus na itong nangyayari. Okay po, salamat po sa lahat. Assalamualaikum po. Assalamualaikum po.